guys. Mag-aalas 11 na po ngayon. Ay, hindi pala. Alas 10. And pagising ko, bubungad sa akin. Tadaan! Surprise sila! Happy 100 subscribers! Yay! Surprise din sila na brownies. Thank you! Thank you, Sheme! Thank you, Goody! Nagigising ko lang po talaga. Pasensya po kung hindi maayos ang itsura ko. But thank you! Happy! Happy 100 subscribers! Hi! So, ayan, medyo okay na po yung itsura ko. And pasensya po kung medyo maingay sa likod. Kasi yung bahay po namin as nasa gilid ng daan and malapit pa sa school. So, it's 7 a.m. So, marami pong dumadaan. Tulad yan. So, hindi ko na po napagpatuloy yung vlog ko nung surprise ako nila Gada and Lasheme. But thank you po sa lahat na sumuporta and sa lahat po na reason kung bakit naging 100 subscribers na tayo ngayon. Hopefully, maging 500 naman po. If bago po kayo sa channel na to, hi, my name is Francis from Lady Franchesca Channel and I do food and travel vlogs. So, if interesado po kayo sa mga bagay na yon, click subscribe para po maging updated kayo sa mga upcoming videos. And if supporter na po kayo, again, thank you po. And don't forget to invite your friends, share the channel or share any videos. And let them know kung ano yung reason ko bakit nag-enjoy kayo. Para rin po magustuhan din po nila at mag-subscribe nila. And again, para dumami na tayo. For this week's video or episode, kung naaalala nyo po last month, in celebration of Independence Day, nagpunta po kami ng Aguinaldo Shrine sa Cavite. And may part po doon na diniscuss ko na may isang corner doon na nilulusutan ng mga tao mula sa bahay ni Aguinaldo papunta sa isang shrine just in case may bombing, you know, sa gera ng Spanish versus Philippines. So hindi na po namin siya nasama sa video kasi sobrang haba na. But again, hindi po namin sinayang yung panahon na mabisita siya. And eto siya ngayon. So enjoy! Guys, kung naaalala nyo kanina, kung nasa loob tayo ng bahay ni Aguinaldo, sinabi ko na yung well doon na, na may lagusan, kapag binubomba yung mga tao dati, ng mga Spanish, noong panahon ng gera, may lagusan dun sa bahay ni Emilio Aguinaldo na ang lagusan niya ay lalabas sa simbahan. Well guys, eto yung simbahan na yun. Parish of St. Mary Magdalene. Yeah, kung napapasin niyo sa mga walls niya, hindi ko alam simento ba yan o bricks, pero tingnan mo yung kahoy. Lumang kahoy. And this is how it looks inside. Asa na ba sila? Ayan, eto po siya. Ang ganda! Oh my, ang ganda! Ang ganda! What? Ang ganda! What? I didn't know, ganito siya kaganda! Oh my God, andito pa! Oh my God! So this is St. Mary Magdalene. Wow, so beautiful. Ang ganda! Oh my God. Makaluma nga talaga siya. Looks like parang Spanish era. Spanish era nga talaga, actually. Ang ganda! Ano to, glass? Ano tawag mo dyan? Colored glass? Ano yung mga tawag sa kanila? Glass keme. Si St. Mary Magdalene, siya po yung dating whore na sinalba ni Jesus, na kahit naging whore siya, siya ba yung pinagbabato ng mga, pinagbabato-bato? Oo, babating dapat. Siya dapat yung isi-stone to death. Tama? If I remember it right, oo. Tapos, sinave siya ni Jesus. Tapos, naging isa siya sa mga pinaka-loyal servant ni Jesus nung time na huhusgahan na siya ni Poncio Pilato. Nung time na namatay siya at nabuhay ulit, siya yung talaga napaka-loyal na nag-stick kay Jesus sa kahit na nung tin-rider siya ni Judas.
dito yung kumbento, I presume. Buong ganda si Mirka. Ang gundo. Okay, yun lamang po. So again, dito lumulusot yung mga tao dati. Kapag sa panahon ng gera, dun sa parang balon, tas may lusutan sila sa ilalim. Mula sa bahay ni Aguinaldo, papunta dito. Pero dahil nga, parang open siya, marami naman mga strangers na dumadaan mula dito, papasok sa bahay ni Aguinaldo, na alam mo yun, hindi dapat pumapasok, nagtatrespass. Kaya ginawa nila, sinarado nila yun, yung daan, and non-existent na yung lagusan na yun. Okay, so, there you go. Bye! Bye, St. Mary Magdalene's Parish.